Hi mga ka-G-Ad, welcome sa G-Ads TV. Ang ating topic at ang ating pag-uusapan ngayon mga ka-G ay tungkol sa isa sa paraan para mag-adjust ng ating mga air brake na sasakyan. Hindi na natin kailangan na bumaba pa doon sa ilalim, bumapang, at i-adjust lang yung ating mga slacks adjuster. So ito ay technique ko ito mga ka-body at maraming driver na hindi rin alam ito. Isa na ako doon. Pero about sa ating pagsasaliksik, base sa ating pagtatanong-tanong, medyo meron po tayong nakukuhang idea. So, yan ang isishare ko po sa inyo. Make sure mga kabady na panoorin mo ang video hanggang dulo dahil marami po tayong pag-uusapan at napaka-importanting mga bagay na isishare ko po sa inyo. Well, mga kabady, hindi naman tayo eksperto talaga sa mga ganyang bagay. Pero base sa aking experience, base sa aking karanasan, ibabahagi ko po sa inyo yun. Napaka-importante po yan sa ating mga driver. Tara mga kabady. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bago ang lahat mga kabady, ipapaliwanag ko muna sa inyo kung bakit pwede tayong mag-adjust na hindi na natin kailangan doon gumapang sa ilalim. Mag-adjust ng ating mga slack adjuster. Base sa aking pagsasaliksik mga kabady o pag-research ng ganitong mga bagay, doon ko po nalaman na ang slack adjuster po natin mga kabady ay merong tinatawag na automatic slack adjuster. Well, maraming nagsasabi mga kabady na ang ganitong klaseng mga truck ay automatic po siyang mag-a-adjust, hindi na natin kailangan mag-adjust, pero need pa rin natin mga kabady na mag-adjust doon sa ilalim. Hindi po ito 100% kumbaga. Kung tinatamad ka mag-adjust, ito na lang ang gagawin mo. At kung sakaling ikaw ay bumabiyahe at nararamdaman mo na yung truck mo ay hindi napantay yung pagkakakapit ng preno, kasi mararamdaman mo yan mga kabady. Kapag inaapakan nyo dito sa taas, mararamdaman mo kung pag-aapak mo lang kunti, may tumunog na doon sa kabila. Yung sa kabila, hindi naman. Kaya dyan po, hindi na po pantay ang ating mga preno. O adjust ng ating mga preno. So paano ba natin pantayin yan na hindi na natin kailangan mag-adjust doon sa baba? Hindi na tayo kailangan gumapang. Ganito kasi yun. Tara mga kabady. Ang unang-una ninyong gawin mga kabady, paandarin ninyo ang inyong mga truck at punuin ninyo ng hangin ang inyong mga tank katulad nito. Ang hangin niya mga kabady kailangan lumagpas ng size hanggang 9. So basta 6 o 9, okay ang hangin na yan mga kabady. Kapag lumagpas na dyan, okay na yan. Kailangan mo nang punuin mo muna yan, pandarin nyo muna yung mga sasakyan ninyo para gumagana ang ating mga preno. So, yan mga kabady. Yan ito ang pag-adjust ng ating mga preno mga kabady na hindi na natin kailangang bumaba o bumapang pa doon sa ating ilalim. So, yan, ituturo ko. So, ganito kasi yung mga kabady. Kapag gusto nyong mapantay ang pagka-adjust ng inyong mga brake, ganito ang gawin ninyo mga kabady. Meron ding nagsasabi na ang ating mga preno automatic na yan nag-a-adjust kahit na hindi ka na mag-a-adjust sa ilalim. Pero ito, merong tamang paraan dyan para mapantay ang pagkaka-adjust ng ating mga brake sa ilalim. Ganito yon. Apakan nyo lang ang brake pedal ng sagad. Di ba may hangin na tayo, pull na yung hangin. Apakan nyo lang ng sagad. Kahit bumilang lang kayo ng 15 seconds na naka-steading apak ang inyong mga paa sa inyong mga brake pedal, yung sagad mga kabady, yung mga slack adjuster natin doon, gumagana po yun para i-sitting niya at itama niya yung mga hindi pantay na pagkaka-adjust. So pagkatapos natin bumilang ng 15 seconds, pwede na po nating bitawan ang ating mga brake pedal para mag-area siya at tama na po ang kanyang adjust. Pareho na po lahat ang adjust ng ating mga gulong, yung preno po natin o brake po natin. Napaka-importante mga kabady ang pag-a-adjust o pagsi-self-adjust ng ating mga brake mga kabady. So, hindi lamang na mapapantay yung ating pagka-adjust ng ating mga preno,
pati na rin sa atin yon. Nakakatulong sa atin yon. Lalo-lalo na kung long distance ang inyong mga biyahe. Hindi nyo na kailangan pumarking kahit saan-saan para mag-adjust lang para maging pareho ang pagkaka-adjust ng inyong mga brake o preno. Dahil mararamdaman na kasi natin mga kabady na nagmamaniho tayo, medyo hindi pantay ang pagkakapit ng ating mga preno. Yan po ang gawin ninyo mga kabady. At isa pa mga kabady, ang kagandahan po niyan mga kabads, ay maichi-check natin ang ating mga brake bago tayo aakyat ng paahon o pababa ng matirik. Malaking tulong po sa atin. Dahil sa pamamagitan nun, bago tayo bababa ng mga daan na matatarik, lalong mabigat yung ating karga, maichi-check natin ang ating mga preno. So gawin nyo yon mga kabads kung nararamdaman ninyo na hindi pantay ang pagkakapit ng inyong mga brake, ng inyong mga air brake na sasakyan. Although, hindi ko alam sa ibang mga truck gumagana ba ito, pero dito sa Huhu Truck mga kabady, ramdam ko po at nasubukan ko po gumagana siya mga kabady. Hindi ko lang alam sa mga ibang truck. Kung meron kayong mga idea at maisi-share sa video na ito, mag-comment lang po kayo sa comment section para mabasa po ng ating mga kabady. So dito sa channel na to, tulungan po ito mga kabady, hindi lamang sa mamayabang lang tayo dito dahil sa mga nalalaman natin, tulungan po itong channel na to mga kabady. Kaya kung meron kayong mga suggestion, mag-comment lang po kayo sa baba. At mag-iwan na lang kayo ng like mga kabady. Dahil ang ating slack adjuster may tinatawag na automatic slack adjuster. Ganun po yun mga kabady. Usa po siyang nag-a-adjust. Kung medyo malayo, naramdaman niyang malayo na yung ano. Kasi parang siyang rock ship niyan mga kabady. Kaya nag-a-adjust siya. Hindi ko lang alam yun. O ganun ang aking pagtanaw sa kanyang mga slack adjuster. So, sana nakatulong sa inyo. At ito po ang sasabihin ko sa inyo. Hindi po 100% na dito lang kayo mag-a-adjust lagi sa taas. Kailangan nyo pa rin mag-a-adjust yun sa ilalim. Pero yan, ang tips na yan ay ginagamit na hindi lang sa akin, hindi lang ako gumagamit, pati na rin yung mga ibang driver na nakakaalam. Sinishare ko lang sa inyo yan mga kabads para meron po kayong idea. So hanggang dito na lang, maraming maraming salamat sa buong suporta ninyo sa G-Ads TV po. Maraming maraming salamat. At huwag po natin kalimutan na lagi tayong tumawag sa taas bago tayo bumiyahe. God bless mga kabady. Bye-bye and see you sa next video po natin. Check the mic and make sure it sound right, boys.